Yo, what's up guys? Ron here and welcome to Red Hands Channel. For today's video, meron tayong interesting topic na pag-uusapan at kinababaliwan ng mga gamers ngayon. Alam kong familiar na kayo dito at ito yung tinatawag na Axie. Before tayo mag-start, please like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga tips and tricks namin about sa PS4, PC, unboxing ng laruan, at unboxing ng affordable gadgets na related sa gaming. So ngayon, meron tayong interview na matagal ng gamer ng Axie. Mag-share siya ng mga experiences at kung paano nabago ng Axie yung buhay niya. So let's welcome Boss Joseph. So ayun, kamusta Boss Joseph? Kinakabahan ka ba? Medyo. Ito, may pakain tayo ng kape para lalo siyang kabahan. Shit. So, bale yung mangyayari dito, tamang kwentuhan lang tayo, parang alam mo yun. Inuman session, inom ng kape. Ayan. So, ngayon simulan na natin, Boss Joseph. Kailan ka nagsimulang mag-Axie? Nagsimula ako mag-Axie nung December 2020. Oh, last year. Tapos, kanino mo sila na balitaan, narinig, or sino nag-offer sa'yo? Nalaman ko siya sa tita ko, sa side nila mama, pinsan nila. Kasi, inaalok niya akong bumili ng Axie. Oh. Wala akong pambili, kaya in-scholar niya muna. So, bale, dalawa yung type dito sa Axie. Pwede kang maging manager or pwede kang maging scholar. Scholar yung maglalaro ka. Tapos yung manager, kunwari, meron akong pera na pang pondo dito sa Axie. Tapos gusto kong kumita, ang gagawin ko, maghahanap ako ng Axie player para siya yung maglalaro. Tapos, magkakaroon ng hatian. Pwedeng 60-40, 50-50, or 70-30, ganun. Tama ba? Yun, tama ako. So, bilang scholar, paano ka kumikita? Siyempre, maglalaro, tapos kailangan mong manalo para magka-reward ka ng sinasabi nilang SLP. So yung SLP, parang tingin ko yun yung token na makukuha mo sa game. Tapos yun yung parang siguro ipapalit mo as para maging pera. So ang meaning ng SLP is Smooth Love Potion. So yun yung makukuha mo sa game kapag nananalo ka. So ngayon meron dong daily quest na makukuha mo araw-araw. Meron pang isa na adventure. Tapos, yung isa is yung PvP or yung arena na pwede kang makipaglaro sa kapwa mo player or gamer. Mostly, saan ka nakakakuha ng SLP? Sa ngayon kasi binago nila yung quota per day, kaya kailangan talaga makipagbakbakan sa arena para manalo. Mahirap ba makipagbakbakan dito sa arena or PvP? Depende sa sa'yo, kung kabisado mo na yung card ng Axie mo, kasi may mga tamang latag. Kasi napapanood ko dun sa mga video, parang maglalatag ka ng mga cards. Tapos para siyang Yu-Gi-Oh! Final Fantasy. Kasi tatluhan yan. Ganun yung ginagawa sa Final Fantasy. Para makakuha ka ng quota mo, ilang oras mo siyang ginugugulan ng pansin? Nung nagsisimula pa lang ako, mga siguro 2 to 3 hours. Kasi mahina pa yung Axie ko. Okay. Sa ngayon, mga 1 hour na lang. So parang sa simula, aaralin mo pa yung nun eh, no? Aaralin mo pa yung Axie mo nun, hanapin mo yung tamang timpla ng mga Axies mo. Tapos later on, kapag medyo malakas ka na, kabisado mo na, ayun, siguro mas kumukonti yung oras na i-spend mo dun sa game na yun. Siguro magaling ka na ngayon kasi tingin ko maabot na ng 2,000 yung MMR mo. Sakto lang, okay. Noong since 2020 December, ano yung pinagkaiba ng gameplay noon sa gameplay ngayon? Kumbaga, mas pinahirap ba? Mas mahirap bang kumuha ngayon? Mas pinakonte or ano? Para sa akin, wala naman silang pinagkaiba. Yung difference lang para sa akin ngayon kasi dati, parang ang baba pa ng value ng SLP. Kasi hindi pa masyadong kilala yung Axie kumpara sa ngayon. Sa bagay. Parang nababalita ko kasi dati, parang 1:1 lang, di ba? Tapos ngayon, medyo tumaas na 5. Pero parang ang pinaka-peak niya dati, last 2 months ago ba? July. Nung July, parang pumalo siya ng ilan ba? 15? 20. What the fuck? Ang lupit nun. Taas nun. Ngayon kasi, ang palitan ng SLP to PHP is... So ngayon, ang value ng SLP is 6.81. So isang SLP, ang katumbas niya is 6.81. Worth it bang laruin tong Axie or bigyan ng oras? Oo naman, kasi madami na nagpapatunay ngayon na hindi siya scam. Marami nga nababalita ngayon. Kung ikaw ang papipiliin, anong gusto mo? Maging scholar lang na lalaro ka lang or gusto mo rin maging tipong manager or meron kang sariling account? Para sa akin, mas okay yung may sariling account. Tapos ikaw lang mismo maglalaro. Para syempre,
sarili mo yung kita. Oh, para hindi ka rin nagaano no, naiisipin mo pa yung isang buong araw mo na kailangan mong i-grind to. So okay lang kahit iba-ibang oras mo siya laruin basta makuha mo yung quota na yon. So hindi ka required na alam mo yon mag-report sa isang manager. So may mga ganun kasing rules minsan sa manager na minsan magpapasa ka ng screenshot kung natapos mo na ba yung laro, kung ilan yung MMR mo for the day. So ayun. So sa pagiging scholar mo at saka may sarili ka ng account ngayon, malaki ba yung naging impact sa buhay mo ng Axie? Oh, naman sobrang laki kasi nakakatulong ako sa bayarin sa bahay. Oh. Yung mga, may dalawa kasi akong kapatid na bata pa, yun, nabibilang ko sila ng mga pagkain na gusto nila, mga gatas. Oo, mabait. Di na rin kami umasa sa ayuda kung may dadating man o wala. Okay, patama sa inyo yun. So, since sumasahod ka na dito sa Axie, ano yung sunod mong step? Siguro mag-iipon ako para makapag-enroll ulit. At kung kayang pagsabayin, edi mas okay. Tutulong pa rin ako sa magulang ko para hindi maging pabigat. Oh. Kaysa tambay ka lang walang ginagawa. Mas maganda ng tambay ka na naglalaro tapos kumikita. Tapos pwede mong utusan kahit yung magulang mo. No? Ikaw na yung utos sa magulang mo. Siyempre, joke lang yun. At ito yung pinaka-last na question. Ano yung mga maipapayo mo sa mga baguhan na gustong maging scholar or gustong bumili ng sarili nilang account? Mapapayo ko sa mga gustong mag-scholar, huwag mawala ng pag-asa, makahanap din kayo ng manager nyo. Oh. Sa mga gusto naman bumili ng account, hanggat maaga, bumili na kayo kasi baka pag tumagal, mas mahal pa. Yun din kasi yung iniisip ko talaga na kung bibili ba ako o hindi. Actually, gusto ko munang mag-apply muna para mag-apply as scholar para at least hindi mo na maglalabas ng pera. So yun lang guys, ang may papayo ko din pala sa inyo. Mag-ingat kayo sa mga manager na mga kupal kasi alam ko may mga ganyang klaseng manager na minsan humingi pa ng send nude daw, mga ganyan. Tapos hihingan ka ng 50%. Sa ngayon kasi ang daming lumalabas ng mga scammer lalo ng mga nagbebenta ng Axie nila. Tapos mababalitaan na lang nila, hindi na nagre-reply. So ayun. Isa din yun sa payo ko. So, any additional tips or tricks sa mga aspiring gamers ng Axie? Masasabi ko lang, pag bibili sila ng Axie, pag-aralan muna nila yung mga cards bago sila bumili para di naman masayang yung lalabas nilang pera. Oo, tama. Pag-aralan nyo maigi yun, guys, kasi yung pera na ilalabas mo dito ay hindi biro. Isang malaking investment siya para sa mga managers. So, sa mga gamers, galingan nyo guys kasi hindi lang kung iniisip nyo na magaling kayo, pagdating nyo kasi sa laro, ibang usapan na yon. Talagang yung iba, talagang pursigidong manalo. Kaya galingan nyo. Galingan nyo sa pagpili ng mga cards, galingan nyo maglaro. So yun, grind. So meron pa tayong last, pinaka-last na question kay Boss Joseph. Kaya mo ba kaming pautangin? So, joke lang yun, guys. So, yun lang, Boss Joseph. Maraming salamat sa pagpakunlak sa amin, sa pag-accept sa invitation namin sa konting conversation na to. So, ayun. Thank you, Boss. Thank you. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. And don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga tips and tricks namin sa PS4, PC, unboxing ng laruan, unboxing ng mga cheap gadgets na related sa gaming. At ayun lang, guys. Peace out. Bye.